magandang umaga ulit sa inyo mga bata na nandyan sa mga kani-kanilang mga tahanan. Tayo muli ay magsama-sama sa ilang minuto para sa ating UCC Online Sunday School. Ayan, samahan nyo muli ako tsaka si Teacher Meng or DM Meng sa ating isa na namang pag-aaral ng banal na kasulatan, syempre ng Bible. Kaya ihanda nyo na yung inyong mga Bible, ano? Tsaka syempre, pagkatapos noon ay meron din tayong offering para suportahan natin ang gawain ng ating Panginoon, ng ating bibigay, ano? Ngayon, nakita nyo ba yung mga magagandang mukha tsaka yung talagang nagtatrabaho sila, ano? Yung sa online Sunday school. Salamat po sa lahat ng mga simbahan na nakapagpadala na ng mga pictures. Every Sunday po yan, hinihintay po namin yung pagpipicture ninyo sa mga bata kung sila po ay nag-aaral. Habang sila ay nag-aaral po, ay pakipicturan lamang. And then, para po sa susunod ay mapasalamatan din po kayo. And at the same time, ma-encourage po yung marami pang mga bata na katulad po ng mga batang ngayon na nandyan sa screen ay mag-aaral din po syempre ng ating online Sunday school. Dito lamang po tayo na makakatiyak na kahit po ngayong pandemya ay meron pa rin natututunan yung ating mga bata. Kaya po sana ilalagay po namin sa screen ng ating sa screen po, no? Nandiyan nakikita po ninyo sa screen ng ating online Sunday school kung saan po natin siya isesend. Upang sa ganun, sa susunod ay mapasalamatan po namin kayong lahat, mga bata at ang mga nagturo po sa kanila. Pwede po kayong jumoin sa yung mga bata na masayang nag-aaral sa online Sunday school. Kaya sige po, simulan na natin ngayon ang ating Sunday school sa pamagitan ng pakikinig, syempre, ng awit mula sa UCCP Kay Quit ng mga bata. Syempre, susundan po yan ng prayer na ibibigay po sa atin ng panimulang panalangin ng UCCP by Len. Tara po! Jesus is the way, the truth and the life. His banner over me is love. Jesus is the way, the truth and the life. His banner over me is love. Jesus is the way, the truth and the life. His banner over me is love. His banner over me is love. Jesus is the shepherd and we are the sheep. His banner over me is love. Jesus is the shepherd and we are the sheep. His banner over me is love. Jesus is the shepherd and we are the sheep. His banner over me is love. His banner over me is love. Jesus is the vine and we are the branches. His banner over me is love. Jesus is the vine and we are the branches. His banner over me is love. Jesus is the vine and we are the branches. His banner over me is love. His banner over me is love. Jesus is the way, the truth and the life. His banner over me is love. Jesus is the shepherd and we are the sheep. His banner over me is love. Jesus is the vine and we are the branches. His banner over me is love. His banner over me is love. Mga bata, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa araw na ito. Salamat.
Salamat po sa pagkakataon na ito na kami ay muling makakapag-aral ng iyong mga salita. Samahan niyo po kami sa araw na ito sa aming pag-aaral. Nawa po ay patuloy niyo po kaming bigyan ng katalinuhan upang maintindihan po namin ang iyong mga salita. Pagpalain niyo po kami sa ang bawat isa sa amin. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa mga bata sa UCCP Kaikwit, ano, na naghandog ng awit. Tsaka syempre yung prayer ni Annie Colette Bien ng UCCP Bailen. Salamat sa inyo. Ngayon, excited na ba tayo na marinig yung bagong kwento natin at yung bagong pag-aaral natin, yung mga gagawin natin ng mga materials sa ating Sunday School? Ayan. Alam kong inaabangan at pinakaaabangan natin lagi iyan, ang mga kwento at saka yung mga ginagawa natin, ano, yung malikhaing paggawa. So this time, bago tayo pumunta doon, ay hinihingkayat ko kayo or ini-encourage ko kayo na isipin o balikan ulit nating isipin yung ating naging lesson last Sunday. Parang meron kayong mga ginawa doon na magaganda eh, no? Katulad ng mga nauna, may nakita ako sa video ninyo at saka sa mga pictures ninyo. Ano nga ba yon? Yon, parang merong isda na nakalagay doon eh. Tsaka yung tinapay. Tama kayo. So anong nangyari? Bakit merong isda at saka merong tinapay? Tama. Yon ay ng panahon na ang ating Panginoong Jesus ano, ay naging kasama mulit sa ikatlong pagkakataon ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesus, kahit na nalulungkot yung kanyang mga alagad, pero nung makita siya, sumaya sila at tapos nung nangingisda na sila, di ba? Nung nandun sila sa laot, anong nangyari? Lungkot na lungkot sila kasi wala silang nahuli kahit isa man lang na isda. Kaya anong ginawa? Nakita nila, nakatayo sa malayo si Jesus. Sabi ni Jesus, alika, sabi niya, sabihin mo na iilagay yung lambat sa gawing kanan ng bangka at pagkatapos ay makakahuli sila ng marami. Ganun ang nangyari, di ba? Tama. So nang nakahuli sila, nakita ni Pedro, naku, sabi niya, si Jesus yun ah. Nagdamit siya at siya ay tumalon at pumunta doon sa malapit kay Jesus. Yon, ang ganda ng kwento natin last time, ano? And this time, maganda rin syempre kasi lagi tayong kumukuha sa
kwento tungkol sa ating Panginoon. Kaya maganda yung kwento natin. Ngayon, so tapos na yung ating balik-aral. Salamat sa inyo at ang gagaling ng inyong memory na marunong kayong sumagot sa inyong nandyan sa kanya-kanyang mga upuan ninyo. So ngayon, ready na tayo, no? Ready na sa ating bagong aralin. Ang ating bagong aralin ay tungkol sa isang puno ng ubas. Sino bang nakakita na ng puno ng ubas? Yan. Ang puno ng ubas ay hindi siya katulad ng ganitong puno. Nakikita natin yan. Hindi siya katulad ng malaking punong ito. Siya ay maliit lamang. At syempre bilang puno, meron din siyang bahagi. Sige, bago tayo pumunta sa kwento, pag-aralan muna natin ano yung bahagi ng puno. Una, may bahagi siya. Doon, siya itinatanim. At pag itinanim siya ay, ano muna yung tutubo doon? Ayan, meron siyang ugat. Ang ugat na iyan ay siyempre didiligan natin para magkaroon siya ng anong susunod? Magkakaroon siya ng sanga na merong dahon. No? Pagkatapos noon ay kapag lumago na siya ay magkakaroon siya ng siyempre yung katawan niya ng puno. Katawan niya, ito. Yan, nakikita nyo? At siyempre, kapag meron na siyang lumago na siya ng lumago ay magkakaroon na siya ng maraming bunga. Masarap kaya iyon, di ba? Sino nang nakatikim ng grapes? Parang ako eh, nakatikim din naman. No, di ba matamis iyon? So, yan. Yan ang kwento natin ngayong umaga. Mga bata, alam nyo ba yung grapes ay madalas na inaaral o sinasabi ni Jesus sa mga kwento sa Biblia. Kasi nung panahon pa ng kanyang mga magulang, ng kanyang mga ninuno, no, sa lumang tipan, ay ang grapes ay ang pangunahing kabuhayan ng mga tao sa ancient times. Ang ginagawa nila ay para ma-preserve ito ay gumagawa sila ng maraming pasas. Siyempre, yung pasas, nilalagyan nila ng maraming asukal yun, no? Yung iba naman ay ginagawa nilang wine or alak. Kaya, yun ang kanilang siniserve. Laging yan ang iniinom nila kapag may mga bisita sila sa kanilang bahay. Kaya naman, sikat na sikat ang ubas sa Galilea, sa Judea, sa Samaria, sa panahong iyon ng ating Panginoong Yesus. Kaya naman, siyempre, para magbunga ng marami ang ubas ay merong ginagawang teknik, oh, no, ang nagtatanim nito. Siyempre habang siya ay tumutubo, kailangan tanggalin nila yung ginugunting nila yung lumang o yung patay na sanga. Guguntingin nila yun, ipuprun nila, ang tawag doon ay prun. Tapos yung pinagguntingan na to yung dahon o to yung mga sanga ay hindi nila itatapon, ginagamit din nila ng mga panggatong iyon, no, para sa kanilang kapag sila ay nagluluto ay ginagamit nila itong panggatong. Habang ito ay ginagawa nila pagka panahon na dalawang beses minsan sa isang taon para lalong mamunga ang kanilang ubas. Bakit natin sinasabi ang ubas? Kasi may kaugnayan dito ang ating kwento. Ang kwento natin tungkol sa puno ng ubas at kasi ang sabi ni Jesus, ako yung puno ng ubas. Kaya uunawain natin yon. Tapos bakit merong ginugunting na mga sanga? Bilang tao, no, para sa atin, kailangan tayong linisin din ng ating Panginoon. Sige, mamaya magtatanong ulit ako, babalikan ko kayo sa ating kwento, no? Pero ibibigay muna natin ang magbabahagi sa atin ng kwento ngayong umaga ay si Teacher Carmeline Garcia or DM Meng. Ayan, so makinig tayo ng mabuti eh, mga bata, ha? Tapos mamaya magtatanong si Pastor. Diyan lang kayo. Magandang umaga, mga bata. Ang kwento ngayon sa umagang ito ay tungkol sa pangangaral ni Jesus, no? Ito ay mga paalala sa mga mananampalataya o sa mga naniniwala kay Jesus. Ang pamagat ng kwento ko sa umagang ito ay ang tunay na puno ng ubas. Ako ang tunay na puno ng ubas.
at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayun din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga, ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Napaparangalan ang aking ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayoy magiging mga alagad ko. Kung paanong iniibig ng ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paano tinutupad ko ang mga utos ng aking ama, ay ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaring taglay ng sinuman para sa kanyang kaibigan ay ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo itinuturing ng mga alipin sapagkat ang alipin ay hindi alam ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuturing ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili sa inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Ito ang mga ang utos ko sa inyo. Magmahalan kayo. Tama. Dapat tayo ay nagmamahalan, hindi nag-aaway. Dapat tayo ay nagkakaunawaan. Ayan mga bata, so kumusta yung pakikinig natin ng kwento? Nakinig ba tayo ng mabuti? Very good! Ayan, alam kong masasagot nyo ngayon ang tanong ni Pastor sa inyo. Tungkol sa kwento, syempre. Kung tayo nagbasa ng Biblia, tsaka nakinig ng mabuti, nakinig ng mabuti at umupo ng maayos, ay sigurado at tiyak na marami kayong masasagot sa tanong. Sige, simulan ko na yung tanong. Ang unang tanong ay, saan inialintulad si Jesus sa kwento? Yan, tama, sa puno ng ubas. Sige, ang pangalawang tanong ko sa inyo ay, sino naman ang tagapag-alaga ng puno ng ubas? Siyempre, kung may puno, hindi pwedeng itatanim lang natin siyang basta tapos aalis na tayo, pababayaan natin siya dahil yun ay mamamatay. Sino daw yung tagapag-alaga? Ang kanyang amang Diyos, ang ating Diyos, no?
Kung si Jesus ay siya yung puno ng uba, syempre may nag-aalaga sa kanya para siya ay lumaki, para siya ay lumago. Ang ikatlong tanong ay, ano ang ginagawa niya tuwing inaalagaan niya ito? Wow! Sa tingin ninyo, ano yung ginagawa niya? Mababasa natin yan sa Biblia, no? Saka sa kwento kung narinig natin. Una, ang sabi niya ay, inaalis ang mga sangang hindi nagbubunga. Ayun naman pala eh, yung sinabi ko sa inyo kanina. Kailangan tinatanggal yung mga sangang walang gamit para lalo siyang lumago at maging maganda ang puno ng ubas. Pagkatapos, anong ginagawa niya? Pinuputulan o linilinisan ang bawat sangang hindi o nagbubunga. Yun naman nagbubunga ay iniinaayos din niya. Siyempre, hindi rin niya pinababayaan para magtuloy-tuloy ang kanyang bunga. Sige, ang ika-apat na tanong ko sa inyo, gagaling naman ang mga batang ito, ano, sigurado at sakto talagang nakinig kayo. Ang ika-apat na tanong ay, bakit niya ginagawa ang mga iyon? Bakit kailangan putulin ang sanganga na hindi walang gamit at itapon, tapos yung magasanga naman na magaganda, inaayos niya upang magbunga? Bakit kaya ginagawa niya ito? Para upang lalo daw magbunga at lalong mamunga, magsanga ang puno ng ubas. Ang ikalima ay, kailangan bang manatili tayo kay Jesus ayon sa kwento? Bakit? Opo, upang magbunga ng sagana. Sabihin, kung tayo ay malapit kay Jesus, tayo ay nasa Panginoon, ay hindi tayo mawawala dahil mapupuno tayo at lilinisin tayo ng ating Panginoon. Tatanggalin niya yung mga hatred sa atin, tatanggalin niya yung anger sa atin, kundi papalitan niya ng love sa ating buhay. Kaya tayo ay malalago. Lahat ng mga tao na gusto nating tulungan ay matutulungan natin kasi meron tayong love, no? Dahil kay sa ating Panginoong Jesus. And then ano pa? Kapag nagbubunga naman ng marami, tulad ng puno, sino daw ang masaya o napapasaya natin kapag halimbawa tayo ay maging mabuti, maging mabait sa ating kapwa, sa ating magulang, masunurin tayo. Sino daw ang unang-unang natutuwa? Ang sabi ni Jesus. Tama kayo, ang ating Diyos Ama. Siya ang tanging pinaparangalan natin at natutuwa siya sa lahat ng ating mga ginagawa. Ayan, so salamat sa inyong mga sagot. Meron pa ako syempre ng mga tanong sa inyo. Ang ikapitong tanong ko ay, ano daw ang mangyayari sa atin kung tinutupad natin ang utos ni Jesus? No? Kapag tayo sumunod kay Jesus? Tama, mananatili ang pag-ibig ni Jesus sa atin. Ikawalong tanong ay, ano ang iniuutos ni Jesus sa atin? Magmahalan tayo gaya ng pagmamahal niya sa atin. Siyempre, kung love tayo ni Jesus, dapat love din natin yung ating kapwa-tao, yung ating magulang, yung ating mami, yung ating nanay o daddy, yung lolo-lola, si ate, si kuya, si bunso, o kung sino man ang kasama natin sa bahay, lahat ng mga tao, lahat ng kaya nating i-embrace ay i-embrace natin sa pagmamahal ng Panginoon. Yan. Sunod kong tanong ay, ang pinakadakilang pag-ibig ng kaibigan para kay Jesus ay saan masusukat? Yan, ang mag-alay ng kanyang buhay. Kasi si Jesus ginawa niya yan eh. Namatay siya dahil sa atin kasi tinuturing niya tayong mga kaibigan. Kaya si Jesus ay isang tapat na kaibigan nating lahat. Siyempre, ang isa pa, no? Kung hindi tayo itinuturing na alipin ni Jesus, ano ang turing niya sa atin? Tama, katulad ng sinabi ko kanina, na tayo ay tinuturing niyang mga kaibigan. Salamat sa mga pagsasagot ninyo sa ating mga tanong, mga bata. So kung dati-rati tayo ay napakalayo natin sa ating Panginoon, no? Ngayon, kapag tayo'y nagkakamali, may mga kasalanan tulad nung nagsisinungaling tayo
kung tayo ay nagdadabog sa tuwing talagang nagdadabog tayo na ganyan kapag tuwang inuutusan tayo ng ating mga magulang. Ayaw pala ng ating Panginoon iyon. O kaya yung madamot tayo sa ating kaibigan, manghihiram ng laruan, ay ayoko kasi bago to, binili ni mami to. No? Hindi pwede pala yon. O kaya manghihingi ng pagkain kasi gutom na gutom siya, hindi natin siya bibigyan. No? Yun ang ayaw pala ng ating Panginoon, na ayaw niya maging madamot tayo, tsaka yung kapag inuutosan ay hindi tayo susunod, dapat sumunod tayo. Dahil sa kamatayan, syempre, ng ating Panginoon, dahil namatay siya, dapat wala na yung lahat ng iyon na mga hindi magbuting asal. Dapat mga magagandang asal. Ngayon, syempre, nakikita ninyo sa TV, tsaka kahit sa inyong komunidad, sa kapitbahay kaya, na merong mga ginagawa ngayon ng mga tao, yung bang sinasabing nagbibigay sila ng pagkain sa mga tao, yung tinatawag nilang community pantry. Ngayon mga bata, alam na natin ang gagawin natin. Ano? Tuwing tayo ay maraming pagkain sa bahay, syempre huwag tayong magsasayang kasi marami ang nagugutom. Ngayon, kung ayaw nyo naman yung food na inyon, ay huwag ninyong itapon. Kung meron kayong naalalang bata na bigyan o tao na bigyan na sila ay nagugutom dahil matutulog sila na hindi sila kakain, ay sabihin natin kay mami, kay nanay, kay tatay, kung sino man ang kasama natin sa bahay, pwede pong hindi ko na po kakainin ito, ibigay nyo na sa batang nagugutom o nangangailangan. Yun, alam nyo ang gagawin ng Panginoon sa iyo. Sasabihin niya, naku, itong batang ito, talagang tunay na kaibigan ko siya. Diba? Masarap bang matawag na tayo ay kaibigan ng Panginoon? Tama. Siyempre, ayaw mo nang kaaway tayo ng Panginoon. Gusto natin kaibigan tayong lahat. Kaya sana, sige, tara, gawin natin ang nais ng Panginoon sa atin at magalak tayo sa ating paggampan ito. Mga bata, ihanda natin ang ating mga kagamitan, ang ating worksheet para sa umagang ito. Para po doon sa mga preschool, ang unang nyo pong worksheet po, ito po ay merong larawan ng vine o ng puno ng ubas, no? Kukulayan po ninyo yan. Ano ba ang kulay ng ubas o ng grapes? At saka yung mga dahon at sanga. Meron ding memory verse doon sa ilalim niyan, no? Na batay doon sa ating kwento kanina. Ang isa naman po ay mayroon dyan dalawang larawan ng pakikipag-usap o yung paglalahad ni Jesus nung sinasabi niya yung kinuwento ko kanina. Ang gagawin ninyo, hanapin nyo ang walong larawan na naiiba doon po sa ibaba. Ikukumpara nyo yun doon sa larawan na nasa itaas. Ang pangatlo naman, ito ay nangangailangan ng paint. Kung meron po kayong stampad, pwede rin po na may ink. O kaya kung wala naman po, watercolor. Yan, maglagay tayo sa isang platito or anything po, yung halimbawa disposable po na mga na plato. Tapos maglagay tayo ng ilang drops doon ng paint. Pwede naman pong watercolor. Lagyan lang natin po, kanawin natin ang tubig. Kung wala pa rin po, pwede rin po ang food color. Food color, makakabili po tayo sa mga tindahan. O kung ano man pong paint na mabibili malapit sa ating tahanan. Tapos, ang gagamitin natin, yung ating hinlalaki o yung thumb natin. Ididip natin ito doon po sa paint, tapos ipiprint natin siya doon sa mga ubas, no? Ipiprint natin isa-isa. Yan po ay gawain para sa mga preschool. Ang susunod naman pong activity ay activity naman po para sa para po sa ating mga primary. Okay. Sa primary naman po, ang una ay isang maze, no? Ang gagawin ninyo po ay magsisimula po kayo doon po sa magsasaka dyan, papunta po doon sa puno ng ubas. Ang susunod naman po, ito, nangangailangan tayo ng gunting at saka po ng
paste, no? Mag-ingat lamang sa paggamit ng gunting. Meron po diyang pattern kung ano yung susundin natin, o yung model, yung example. Gugupitin natin lahat ng mga bilog, dahon, ganun din po yung maliit na tangkay. At pag didikit-dikitin natin siya para makabuo po tayo ng isang cluster ng grapes o yung isang kumpol na ubas. At ang susunod namang larawan, ito po ay ating iko-color, no? Ito naman yung si Jesus kasama ang mga bata sa gitna ng mga puno ng ubas. Ang susunod pong activity natin, ito po ay activity ng mga intermediate naman po. Ang una po ay meron po kayong sasaguting mga tanong na nandun sa baba, tapos isusulat niyo po yung meron po diyang mga jumbled or scrambled na letters para yung magiging sagot niyo po ay doon po niyo ilalagay. Pagkatapos, pagka merong yung letter na merong number, yun po ay pagsasama-samahin ninyo para po mapunuan ninyo yung patlang doon sa verse na naandyan. Ayan, susunod naman po ay sabi dito, hanapin natin ang mga nagtatagong mga salita, bilugan natin sila. At ang huli naman po, ganito yung gagawin natin. So, kailangan nyo po ng cotton balls, pwede rin pong gumamit ng food color. Ikakanaw natin to sa tubig. Kung wala naman pong food color, pwede rin po ang watercolor o kaya po ang poster paint. So, tutunawin lang natin siya sa tubig. Pagkatapos po, ididip natin doon. Kailangan natin ng mga cotton balls. Ididip natin sila. Pagka na-dip na natin sila ng napuno na po ng paint or ng tubig na may kulay, yung ating mga cotton balls, papatutuyuin po natin siya. Pwede natin patuyuin sa ilalim ng araw, babantayan nyo lang, baka maalikabukan. Pag tuyo na siya, ididikit natin siya doon sa mga bilog-bilog na kumakatawan sa mga grapes. Tapos, pwede natin kulayan o i-paint din po yung mga dahon at yung sanga. Tapos, pagkatuyo na muli ito, patuyuin ulit natin, gupitin natin siya doon sa hugis na ubas. Pwede po natin siyang ihang sa ating kusina o kaya po ay sa mga dining area natin. Pwede natin siyang dagdagan ng iba pang mga prutas, gumawa rin po tayo ng ibang mga prutas, no? Bawa ay saging, tapos lagyan naman natin ng cotton balls na kulay ng saging. Ito ay yellow, ganon. At pwede natin po siyang i-display sa ating mga kitchen. So, enjoy your work! Maraming salamat, DMeng, para sa ating malikhaing paggawa ngayong araw. So, syempre, bago tayo pumunta ng sa uluhing talata, ay nais kong magkaroon tayo ng assignment. Okay lang ba sa inyo yung gawaing bahay para sa susunod na Linggo? Ganito yung gagawin natin. Una, makinig kayong mabuti ha, para masabi natin kila nanay o kila mama or mami. Una, maghanda kayo ng family picture or larawan ninyo na sama-samang nagsisimba sa loob ng simbahan noon nung wala pang COVID-19. O kaya ngayon, na sama-sama kayong nananambahan sa loob ng tahanan. Okay ba yon? Ha? Okay. Ang ikalawa ay, huwag kayong maingay ha? Kasi sa Linggong darating ay Mother's Day. Naku, excited ba tayo? So, gumawa kayo ng Mother's Day card para sa inyong nanay, sa inyong mami, sa inyong mama, o kahit sa lola kasi mami din yan. No? Yan. Okay ba sa inyo? So, dalawa ang gagawin natin. Una ay, or hahanapin ay ihahanda natin. Una ay picture ninyong family na kayo ay nagsisimba. Ikalawa ay Mother's Day card. Pero sikreto lang natin yung card na gagawin natin. Huwag natin munang papakita sa ating mga mami. So may gagawin tayo sa susunod na Linggo para doon. Okay? Okay. So ngayon, punta na tayo ngayon sa ating sauluhing talata na ibibigay sa atin nang isang bata pa, syempre sa UCCP Bailen.
Juan 15, talatang 13. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Salamat, Akiya Malimban, para sa ating sauluhing talata. Ang galing talaga ng mga talento nyo, ano? Salamat sa Panginoon sa pagkakaloob niya sa atin ng mga talento. So ngayon ay dadako naman tayo sa ating offering. So bago yung offering natin, syempre lagi kong binabasa sa inyo yung text kung saan tayo kukuha para sa ating offering. Ganito yung sinasabi niya sa, kung meron kayong Bible, Deuteronomy chapter 14 verses 28 to 29. Saan ba? Deuteronomy 14:28 to 29. Ito yung sinasabi niya. Tipunin ninyo ang 10th bahagi ng inyong ani tuwing 3rd taon. Ito ay ibibigay ninyo sa mga Levita yamang wala silang kaparte sa inyong lupain. Bibigyan din ninyo ang mga dayuhang kasama ninyo, ang mga ulila at mga balo. Kapag ginawa ninyo ito, pagpapalain kayo ni Yahweh sa lahat ng inyong gagawin. Nako, ang pagbibigay pala natin ay lalo tayong pagpapalain ng ating Panginoon. Magkaloob tayo ng masaya para sa Panginoon habang inaawitan tayo ng or hinahandugan tayo ng awit ng mga bata muli sa UCCP Kay Quit.
Maraming salamat mga bata sa ating isa kay Quit na naghandog sa atin ng kanilang awitin. So ngayon, tayo ay magpapaalam na sa ating gawain. Salamat sa mga nandiyan na mga bata. Pero bago yun ay dahil binuksan natin sa panalangin ang ating gawain, ay isasara ulit natin sa panalangin. No? Samahan niyo ako sa ating panalangin. Tayo'y manalangin. Magpasalamat sa ating Panginoon. So iyukunin niyo ang inyong mga ulo. Tapos pagdaupin natin ang ating mga palad at tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Manalangin, mahal naming Panginoon, sa pasimula po ng buwan ng Mayo, muli po kami ay lubos na kumikilala at nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa mga pag-iingat mo sa amin sa araw-araw, at sa pagkakaloob ng buhay at mga pinagkukunan ng aming kinabubuhay. Salamat po sa iyong walang kahalintulad, wagas, nagpapabagong pag-ibig sa amin. Salamat sapagkat ikaw ay aming nakilala ngayon sa aming pag-aaral bilang isang matapat na kaibigan na handang ialay ang buhay para sa amin. Patawarin mo po kami sa aming mga kahinaan at kawalan ng pagtitiwala sa iyo. Salamat po Panginoon sa mga simbahan, sa buhay ng mga manggagawa, at sa lahat ng mga nagtuturo sa mga batang ito, kahit sa online man lamang. Ang mga batang laging dumadalo, tulungan mo po sila at samahan mo po sila, Panginoon, at pagpalain mo. Salamat pong muli. Ito pong aming samot dalangin na may pagpupuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat pong muli. Palakpakan natin mga batang ating sarili sa ating pakikibahagi sa online Sunday School ng UCC or Upland Cavite Conference. Salamat mga pastors, syempre sa mga DMs po natin, sa mga Board of Christian Educators ng ating mga lokal na iglesia. Maraming salamat sa Dorcas Samaritan Academy na laging nandyan. Thank you so much po sa inyo. Sa mga kasama ko po sa CEN Committee, maraming salamat din sa pakikibahagi, pakikituwangan sa ating gawain sa ating online Sunday School. Hanggang sa muli mga bata, so lagi kayong mag-iingat, laging mananalangin. God bless you all. Goodbye. Bye-bye.